Isang magandang araw sa inyo, kabayan. Ngayong araw na ito ay mayroon tayong tatalakayin na mahalagang mga impormasyon patungkol po ito sa mga magpa-flight papuntang Pilipinas, mga uuwi. Lalong-lalo na sa mga OFW. Isang malaking tulong po ito para po magkaroon kayo ng ideya para sa inyong mga flight po. Ako po ay gusto ko lang pong ma-share sa inyo ang ating mga nalalaman po patungkol po sa ating mga flight papuntang Pilipinas. Yung pong mga kailanganin natin na mga requirements. Sana po ay inyo pong matatandaan, di ba po ay nagkaroon ng paghihigpit sa airport dito sa Saudi. Actually, hindi lamang po sa Saudi, hanggang sa kahit saan pong mga airport po, kahit saan pong bansa ay nagkaroon po ng kahigpitan patungkol po sa mga requirements na kailanganin sa mga flights po. So, para po ito sa ating mga OFW, kaya po inag-post lang ganito, gawa po ako ng content para po ay kahit papaano makapag-share ako sa inyo ng mga ideya patungkol po sa mga requirements na kailanganin natin patungkol sa ating mga flight pauwi ng Pilipinas. Una po, kabayan, mahalaga po ang PCR test. At ang pangalawa, yung vaccine certificate. Pangatlo, exit visa po. Kung kayo po ay mag-exit man, dapat po meron kayong exit visa. Tapos yung passport po ninyo. Then, ang last po ay one health pass. Yun po, ang mahalaga po ng mga requirements po, mga dokumento po na ating kailangang i-present doon sa immigration at sa aeroplano po. Kung kailanganin po nila yan, tanungin po nila yan doon, ipipresent po natin yun. So, mahalaga po yun, mga kabayan, yung limang requirements po. Huwag na huwag nyo pong kalimutan na mag-provide ng ganun po. So, ang mga procedures naman po para po hindi tayo malito, una po ninyong gawin, mga kabayan, mag-comply muna kayo, kailanganin muna ninyo yung exit visa ninyo. Kung kayo man ay exit visa, exit na, hindi na kayo babalik dito sa employer ninyo, kailangan po mayroon kayong exit visa. Kung valid naman ng ano, kung expire naman ng ano ninyo, ang mga ikama ninyo, wala pong problema yon, basta mayroon po kayong exit visa. Then, sa mga OFW naman po na magbabakasyon, kailangan po, mga kabayan, valid po ang inyong ikama hanggang sa makabalik kayo dito sa inyong mga employer. Kailangan po, valid po yon. Hindi po kailangan na purkit may visa kayo pa-exit ng inyong employer or bansa na kung saan man, dito man sa Saudi, kailangan po valid talaga ang inyong ikama at kumpleto po kayo ng vaccine ninyo. Merong first dose, second dose at saka booster po. Mahalaga po yon, mga kabayan, para po pagbalik po ninyo dito ay hindi po kayo magkakaroon ng problema sa airport sa atin sa Pilipinas. Then, ang pangalawang bahagi naman po tungkol po ito sa mga exit na OFW natin. Kagaya ko po, mag-exit po ako. Ang i-comply ko po ay exit visa. Although expired na ang ikama, wala pong problema yun, mga kabayan. Basta may exit visa po kayo, valid po yun ang exit visa niyo. Huwag lamang po expire ang exit visa ninyo. Kailangan po sa araw ng inyong pag-flight po, kailangan valid pa ang inyong exit visa po. Kasi yun po ang batayan ng Saudi na kailangan valid ang exit visa kung ikaw po ay hindi na babalik dito. Kahit na expire na ang inyong ikama, wala pong problema yon, mga kabayan. At ang pangalawa po na requirements,
ay dapat po meron kayong certificate ng inyong vaccine, first dose, second dose, at saka booster shots. So yun po ang kailangan po, mga kabayan. Kung meron po kayong certificate noon sa inyong mga tawakal na sa apps ninyo, sa inyong mga cellphone, ipaprint po ninyo yun, mga kabayan, kasi mahalaga po yun na meron kayong print. Kahit din po yung visa ninyo, ipaprint po rin ninyo yun. Then po ay yung pangatlo ay yung PCR test po. Ang PCR test po ay gagawin po ninyo yon 1 day before ng flight po ninyo, kabayan. Kailangan po yon, magpa-PCR test kayo para magkaroon kayo ng record na patunay na wala kayong sakit. Kung meron man kayong sakit, eh siyempre malalaman din naman doon sa result kung may sakit kayo. So panalangin ko lang, kabayan, lahat po sana tayo na mag-PCR test ay sana po negative lahat, para po wala po tayong abirya sa ating mga flights po. So sana po, mga kabayan, ay naintindihan ninyo ang aking mga sinasabi. Then pagka nakuha lang po natin ang mga PCR test ninyo, diba, nakapag-PCR test na kayo, nakuha nyo na yung result, kailangan po, kabayan, mag-register naman kayo sa One Health Pass, kabayan. Yung po yun, meron pong fill upan tayo doon para po kailangan na makumplito yun. Ilalagay po natin doon yung batch code ng ating mga vaccine. Tapos yung first dose, second dose, hanggang sa booster shot, meron po doong ipipill up po natin doon, mga kabayan. Ilagay po natin doon yung batch code, date ng vaccine natin, kung kailan ginanap, kung saang lugar po. Kung halimbawa dito sa Saudi, ilagay lang po ninyo doon, Saudi. Tapos yung pizza, kung kailan kayo nabaksinan, at yung batch code po ng vaccine po, mahalaga po yun, mga kabayan. Huwag niyo pong kalimutan na ilagay doon. Ang pangatlo naman po, mga kabayan, ay kailangan din po ninyong ipaprint din yon, yung PCR test, ipaprint ninyo yon. Then yung One Health Pass, ipaprint nyo rin yon, mga kabayan. Yung pagkatapos na kayo, halimbawa, tapos na kayo, nag-register na kayo sa One Health Pass, succeeded na kayo doon, bibigyan kayo ng QR code doon sa One Health Pass. Ipaprint po nyo yun, kabayan, o kaya isave ninyo sa inyong mga cellphone para po pagdating sa airport, ipapakita lang po natin yun doon. Hahanapin po yun doon, kabayan, sa immigration, either sa immigration o sa boarding bago ka pumasok ng aeroplano. Hahanapin po yung, kabayan. Mahalaga po yung, mga kabayan. Huwag po ninyong kalimutan. At tandaan po natin, kabayan, dapat po ang One Health Pass natin ay valid within 48 hours. Dapat 3 days before, kabayan, or before, less than 3 days. Basta bago ka mag-flight, register ka na para pagdating mo sa airport, tuloy-tuloy ka na, kabayan, hindi ka na magkakaroon ng delay sa iyong oras para hanapin mo pa yon, mag-register ka pa, ganun. So, para maiwasan natin yung delay sa mga oras natin ng flight natin, lalo na pag-check-in sa airport, sa aeroplano, gawin na po natin, kabayan, bago tayo pumunta ko. So, yun po, mga kabayan. At ang susunod naman po na paalala ay yung ating PCR test. Ang sabi po, kabayan, kailangan po valid at least 48 hours. Valid po. Halimbawa, nagpa-PCR test ka ngayon, ang dating mo, ang flight mo bukas. So, ang dating mo naman sa Pilipinas ay bukas din, halimbawa bukas ng gabi, valid po yung, kabayan. Basta ang importante, kabayan,
within 48 hours meron ka nang na-provide na PCR test dito sa pagmumulan mo, 'di ba? Sa port of origin mo dapat 'yon. Doon magbibilang ka ng 48 hours kabayan bago mag-flight 'yon. So, halimbawa, nag-PCR test ka ngayon, ang flight mo bukas, valid po 'yung kabayan. Kahit na darating ka sa Pilipinas ay bukas makalawa, valid pa rin po 'yung kabayan. So, 'yun po kabayan, sana po ay kalinawan po kayo at nagkaroon po kayo ng ideya sa aking video na ito. Nawa po ay nakatulong ako sa inyo, nakapag-share ako sa inyo ng magandang impormasyon at na nakatulong po sa inyong mga problema patungkol po sa inyong mga flight po pauwi ng Pilipinas. At yun lang po kabayan, dalangin ko po sa Panginoon na sana po ay wala po tayong mga sakit pagdating sa PCR test natin, na sana ay mga negative lahat ang mga result. Manalangin po tayo kabayan, ipanalangin po natin ang bawat isa sa atin na sana ay walang problema sa ating mga kanikanya mga sarili, lalong-lalo na sa ating pag-uwi papuntang Pilipinas. Sana ay magiging maayos ang lahat, lalong-lalo na sa pag-comply natin, pag-provide natin ng mga requirements na ating dapat ipipresent sa airport. Sana po ay kumpleto at walang mga problema. Yun lamang po kabayan, at sana po ay nalinawan kayong lahat at magkita-kita po muli tayo sa susunod kong videos. So, sana nga po pala kabayan, kung kayo man ay bago pa lang sa channel kong ito, sana po ay huwag niyong kalimutan na i-like ninyo at i-share niyo rin po sa inyong mga kaibigan. At huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe kabayan. At mahalaga po 'yon sa atin. Tulong-tulong lang po tayo kabayan. Sana po ay pagpalain tayo ng Panginoon tayong lahat at bigyan tayo ng malusog ng pangangatawan sa ating pang-araw-araw na buhay. At 'yun lang po. God bless mga kabayan.